what's up again mga kalagalag? Another video and another vlog. Another one. So bilang si Negrong Lagalag tayo, punta na naman tayo sa Daco Paroon para magpakita ng isang kotse. Actually dalawang kotse itong ipapakita ko sa inyo. Una na tong ito. Yan. So 1975 na Celica. Siyempre bilang Toyota lover tayo, papakita ko rin sa inyo yung mga old school na kotse ng Toyota. So not just the old ones, not just the Toyota Corolla 9 na small body and big body. So isasama din natin yung mga old model ng mga ayan katulad nito. So watch out for more. Yes. So ang owner si Sir Juanito, yun, pinaunlakan tayo, di ba? Dito tayo, yan, sir. And yung anak niya. Christian. Yun, si Christian. So yun, sir, 1975, no? 74. Ah, 74. So mali pala ako sinabi ko. 1974 na Toyota Celica. So ang original engine niya, carb. 2T carb. Carb pa. Pero ay, mamaya natin papakita yung ano niya, yung engine niya. Kasi medyo, ano na yan eh, medyo upgraded na yung engine niya. Sir, tanong ko lang bakit ito yung naisip mong i-restore. Kumbaga parang sa bagay, given the age, di ba? Given the age. Itong sasakyan kasi na to, alam naman natin yung mga ganyang kaha, matitibay. Pero what made you decide na kumuha ng isang gantong lumang sasakyan? Actually, may history ko na with Celica na ganitong sasakyan. Ito, ang ganitong klaseng Celica ang first car ko. Okay. Nung nasa Japan ako, then nadala ko dito nung nasa na station ako sa Subic Bay. Mm-hmm. Kaya since then na in love ako sa sasakyan na to. Kaya noong nag-retire ako, I was lucky enough to find another Celica. Kaya hindi ko na pinalampas. Kinabukasan binalikan namin. Anong year ka, sir? Anong year mo na-acquire tong kotse na to? 2013. Pero nung time na yun, magkano yung bili mo sa kanya? Ang ano niya, 160 ang nakalagay niya sa asking, sa chikot.com. Mm-hmm. Pero nakuha namin ng 120. Ang laki ng binaba. Kay si Sarah Samonte. Okay. Sa ano yun, yung kagrupo sa mga meron siyang sa ano, Classic Toyota Club, mga ganoon. Grabe. Mahilig siya. So, itong mags na ito, sir, stock pa to, no? Stock. Ng Celica talaga siya? Hindi original na ano siya, pero nung kaano siya, period correct. Okay. The same period yan, nung time nung mga 1970s na, 1980s na ginagamit ko yan, 70s, yan talaga. Yan talaga, yung Advan na yan. Ah, so pagbihira, very rare na yung Advan na, ano ganyan, na yung rim. Mm-hmm. Actually, kung nakakapanood kayo ng mga movie, mapapansin nyo ganyan nga talaga yung mugs niya, eh, no? Oh, yan mga ganyan. So, ayan, tignan nyo naman yung ano niya, yung likod. Diba? Napaka-pogi. So, ST... Pasilip ako ng loob, sir, ha? Sige. Bukas ba to? Bukas. Yun, no? Yun, di ba? So, nakita nyo naman na siguro to nung video ko nung nakaraan dun sa Southwoods Mall. So, ano siya, parang teaser video nung vlog na yun. Pero, this time, yan, kita nyo siya. So, pwede ka rin magsakay ng upuan, ay, ng tao sa likod. Pero, medyo masikip na rin siya, eh, no? Kasi nga, two doors lang siya. Two doors. Yes. Yan. So may bukasan pa pala 'yan doon, no. Ang ganda rin ng ano, ang ganda rin ng pagka-restore. Actually, restore na ba talaga siya or medyo ano lang? Ano lang 'yan? Semi-restore lang. Hindi pa masyado ginagastosan 'yan. Pero katulad nga sabi mo kanina, sir, nagkukuwentuhan tayo, iba yung kulay niya nung una. Red 'yan. Red dati. Oo. Galing. Natipuhan ng anak ko yung black, gusto niya yung black, kaya may papa-repair lang ako. Sabi niya, papintahan mo na kaya ng itim, kaya natuloy na. Pero maganda naman, good decision. Good decision, black eh, diba? Maganda. Sa katulad nga sabi ko kanina, nagkikwentuhan kami, may something sa black na ano, nakakaiba. Kumbaga parang ano siya, parang ang ganda ng dating, lalo sa old model pa na sasakyan. Yun, Celica. Ito sir, nabubuksan to, no? Ganda. Ito yung ano, kumbaga, ang laki, ito na yung pinaka-trunk niya. Oh, yan ang pinaka-ano niya, trunk niya. Nahihiga yun, nahihiga. Ah, ganun. Oh, teka, tiga, tiga. Pwede ka palang humiga dito sa loob, no? May kama. Oo nga. Astig. Ay, oo nga, no? Yan, no? So, pwede ka pala mag-camp gamit tong kotse na to, no? Yes, pwede. Stig, no?
So kapag inabutan ka kung saan, higa ka lang dito, tulog ka. Mm-hmm. Nakakatuwa. Mm-hmm. Yan. So ito sir, dinagdagan mo na lang to ng ano, ng sound system. Ako na naglagay yan, do it yourself. DIY. So itong, wala naman siyang subwoof, no? O baka mamaya meron pang naiaangat dyan doon eh. So yun ang gusto ko sana, pero wala na paglalagyan. Pagka nilagyan ko ng... Wala nang space, no? Wala space ay ginagamit namin ni Mrs. pagka biyahe-biyahe. Tsaka itong kotse na to, isipin nyo 1974, pero roadworthy siya. Umaakit ng Tagaytay. Madalas ginagamit pa akit ng Tagaytay. Las Casas, Pilipinas, sa Bataan. Layo, no? Subic. Hindi pa tayo sa engine, sir. Buksan natin. Ang ganda eh, no? Ito yung nakakatawa sa part na to eh. Kasi pwede kang humiga nga talaga. Maglagay ka lang ng ano, ng kahit anong kutsyon. Pwede na, no? No, kung saan abutan, no? Pwede yan. Pwede. Pwede ka sa, ano, matulog. So, this is the engine. Oh, hindi pa ito ganyan na nakaraan, ha? Medyo in-sprayan ko lang, ano, at pinaanohan ko konti. So, ang original engine, sir, is 2T. 2T. 2T carb. 2T carb, yan. So, ngayon, ano na siya? Hindi, ang ano niya, yung mga nakuha ko siya, the same. Okay. Yan pa rin ang ano niya, makina niya. So, kumbaga yung owner before, siya na ang nag-upgrade? Hindi, the same. I think this is stock, by the way. Okay. Stock yan makina niya. So, 2T. Okay. Pero anong mga upgrade na ginawa mo dito, sir? Ang ano lang naman dito eh. Ito, nilagyan ko lang nito. Halos as is pa rin yan. Ang isang upgrade pala, itong ano, pina-power steering ko to. So, ang original niya? Ano lang yung dito na, yung gearbox. Gearbox lang? Yung parang manual ng ano niya. Kasi hindi ko na mag-drive dahil nag-wiggle talaga. Masyadong ano, no? Masyadong ano, hindi mo pwedeng patakbuhin mabilis. Siguro sa kalumaan na rin? Kalumaan, no. Okay. Tapos, ito... electronic ano electrical distributor na. Kasi naman tinitirik ako kahit saan. Tinitirik ako pag nasunog na yung contact point ay hindi na pwede ngayon dahil di ba sa ano ng traffic sa ano sa EDSA hindi pwede normal kumbaga sakit na talaga siya no nung mga di contact points araw hindi po pwede na mahirap. So, parang sa mga ignition coil din ng mga Corolla yan eh. Ganon din. Kapal nung radiator, no? Radiator kapal. Na walang overheat. Walang sa kapal niya, no? Tapos yung fan niya nakatutok talaga. Tutok lang yun. Tutok talaga. So may, ayun, working din yung aircon. Double dehydrovac na ba ito? Kapal yun, no? Wow, kapal. Makapal na hydrovac. Pero nung nakuha mo yan, sir, nakaganyan na. Yan na. Okay. Ayos, oh. Marami rin ginawa yung si Kernel. Before mo nakuha? Bago ko makuha. Kamusta naman ang consumption nito, sir? Very ano, cheap, depend. Very ano, naka-economical. Okay. Siguro nasa 12 per liter to. Sarap. 1.6 lang kasi. City yan, drive pa 'yon, ha. Matipid. Okay. So kung 1.6 siya, pwede mo din siyang salpakan ng ano, carb ng mga 4AF. Oh, mga ganun, pwede. Kasi 1600 sakto lang din. Yun ang mga maganda sa mga ganitong sasakyan, kahit luma na, roadworthy siya, tapos yun nga, tipid pa. Tipid. So, sa bagay, nasa pag-aalaga din, mukhang alaga nyo naman yung kotse, sir, di ba? Pero ang madalas na gumagamit si Christian, yan siya. Mga tambay nyo sa ano, no? Sa Shell, tsaka sa Caltex, sa Mang Plasan. Pero lumipat na daw sila sa Shell, eh. So, kung makita nyo tong kotse na to, either si Sir Amay Dala o si Christian, di ba? Ang maganda lang dito, ayun nga, magugulat yung ibang tao na makakakita. Old model yung sasakyan, pero bagets yung may dala. Di ba? So, nahilig na rin talaga eh, no? Noong una, hindi sumasama yan sa atin eh. Na-appreciate niya nung nakikita tayo doon sa tambay-tambay. Ano pa? Sa Southwoods. Mga mababait pala din daw yung mga tropa-tropa. Totoo. Sabi niya, okay pala. Tsaka ano, alam ko may grupo din ng ganitong model talaga eh. Yung exclusive lang sa ganitong. Alam ko meron. Kasi may nakita ako parang recent lang. Or siguro halo din siya. Para first gen sedan. Mga ganon. Meron. Meron ganito, tsaka yung isa pang yung parang sedan na hindi liftback. Pero ito yung pinakaunang-unang model ng Celica. Hindi pa? Yung parang sedan siya na hindi fastback ang tawag or liftback. Liftback? Hindi ganito. Yung ganon yung likod.
Yun ang mas marami ngayon, marami sa grupo namin. Okay. Na, oo. So, pang ilang ano siya, sir? Pang ilang generation siya ng Celica? Sa ano? Sa ganito mismo, na pass back nga, siya ang first, siya ang kauna-unahang style na ganito. Okay, pagkatapos, okay. Ang bali magiging parang second generation nito, kasi ang first nga, yung ganun. Mm-hmm. Tapos, isiningit lang nila to noong 74, I think 77. Tapos, another, ano na naman. Another generation na naman. Generation. Galing din eh, no? So, rear wheel drive siya, no? Nakabalagbag din yung ano. Mahilig sa rear wheel drive si Sir Reno. Mamaya, ipapakita natin kotse doon. Isang rear wheel drive din. So, abangan nyo yun mamaya. Meron din. Pero so anong mga next mo pa dito na gagawin? Siguro kung talagang ano papaano ko na yun sa ilalim, ipapa kasi matagal na yun eh. Kailangan check sa ilalim mga mga under chassis na doon. Yun ang ano. Tapos marami-rami pa rin pag ano na pwedeng gawin. Pero sa bagay kasi holster medyo kailangan na. Kailangan na rin. Ang mahalaga naman din kasi dito, nagagamit siya ng maayos, di ba? Tsaka yung dependable siya. Yun. Kaya na-inlove ako sa mga Toyota. mahilig ako sa iba pang mga Honda, ng mga magaganda, ina-appreciate ko rin yung mga ibang ano. Pero talaga ako yung nag-stick sa Toyota. Oo nga. So, yan, di ba? napakaliit lang ng makina niya, pero hindi naman sobrang liit. Pero, ayun nga, roadworthy, nadadala kung saan-saan, makakakit ng Tagaytay. Diba? Yun din naman talaga ang maganda sa mga lumang sasakyan eh. Yung madadala mo kahit saan. Hindi yung pang tambay lang, pang garage queen. Diba? Yun o. Oh. Old school. Hindi pa lang nasasali to sa run ng retro ride south. Okay, yun ang madalas. Hindi pa rin. Ah, hindi pa rin? Hindi pa kami nasasama, kaya nga sa susunod, I will see to it na kasama. Okay. Pagka merong susunod na schedule. Pero for sure naman, maning-mani sa kotse na to. Kasi... Kaya naman. Pero ang mga suspension nito, sir, stock din. Iyon, yung mga stocks yun, talagang ano. Talagang ano, no? Nung pa yan, nung araw pa yan. Pogi eh, no? Ang pakapogi. Tsaka ano yung ang style niya, iba, magkano pansin eh. Tsaka yun nga, kulay black, talagang mapapansin at mapapansin siya. Pa yan, no? Ano mga madalas na sinasabi sa'yo pag ito dala mo? pag madalas aming tumatambay, sabi, tinatanong lagi kung nakakurious sila kung gano'ng katagal na sa amin. Kasi nga, tas kung nadadala ko daw ba. Kung saan-saan. Kaya yun, madalas sa question sa akin. Tapos paminsan-minsan kung for sale daw ba. Of course, yun talaga medyo ano, frequent lang naman yung mga ganun. Kasi pag nakita talaga ng collector to, tapos ang ganda pa ng condition niya, di ba? Kasi kung tutusin, isipin nyo yung pintura, ano lang naman siya, hindi naman siya scripto metal, di ba? Kumbaga yung pagka-red niya, pinatong lang yung black, pero ang ganda pa rin. What more kung talagang in-script pa. Kiniskis lang nila. Pero sa bagay, kung i-scrape, makikita mo talaga yung kung ano yung condition ng kaha. Pero sa ganito kasi ang kapal ng kaha niyan. Parang nung inano yun sa ilalim lang, medyo dito lang sila may repair na saka nabulok. Pero dito okay pa yan lahat. Kaya pare, kiniskis lang yung pula. Tapos may resilya yung dapat masilyan. Primer. Okay na. Okay. Goods na. Goods na yun. Pero tagal din ginawa niya? Matagal din. Siguro sa kapal din siguro ng... Pasilip ulit, sir, ha? Sige. Paupo ako sa loob. Parang ano eh, no? Ang baba niya, pero... Kung nakakakita kayo or nakakita na kayo ng Z na Fair Lady nga ba? Basta yung Z, parang ganito yung itsura niya. Same din nung ano. Halos same nung muka. Tapos, ayan yung dashboard niya. So, kalumaan na din, di ba? Hindi mo rin naman matawag dito, makakaila na, yan, may pagkaluma. Yun. Pero yung aircon na ito, kayo na lang din ang nagkabit or naglagay sa aircon, kayo na lang din. Noong una, medyo mahina, maliit kasi pala yung nakakabit. Tapos, pina-upgrade namin. Para sa Toyota, para big body ang... Yun yata ang ikinabit nung ano. Since then, napakalamig. Umuusok yan, pag yung ano. Sobrang lamig. Sarap. Sana all. Di ba, ano? Mabilis lumabig. Tapos yung black pa siya sa loob. So, kayang-kaya talaga nung ano, kayang-kaya talaga yung palamigin yung sasakyan. So, yun.
So lipat tayo dun sa kabila. So ayan, ito yung part 1 ng vlog. So dun tayo mamaya, di ba? Ayan, napaka-responsive. So ayun nga lang, ang hirap ng tiyahan. Uy, labot ng manibela, sarap. Sana all power steering. Pero hindi, ang ganda na ito. Ang sarap din niyang, ayan, ang gaan niya. Ang lamig ng aircon. Tapos, yan o. Yun nga lang, masyadong madilim yung tint. Pero siguro normal naman din. Masarap to siguro sa, ano, sa, hindi, malamig talaga yung aircon niya. So, right-hand drive originally. Kita nyo, diba? Pinindot ko yung ano niya. Pinindot ko yung ay, sinwitch ko yung... Yan, balik natin. Nakakaaliw. Angas.